Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan. Si Jun Marfardo ay isa sa mga pinakamagaling sa kasaysayan ng basketball ng Pilipinas. Kung hindi man siya ang pinakamagaling, one can even say na isa din siya sa mga pinakamagaling na big man sa buong Asia. Sa kanyang tangkad na 6'10 ay may galaw siya sa poste na napakaganda. Footwork na swabe at soft touch na madalas ay wala ang mga big man na malaki ang mga kamay. May solid mid-range din siya at sapat na IQ upang makayanan na i-dominate ang mga mas mabibilis at mas athletic na big man kaysa sa kanya. Alam nating lahat na nakapag-uwi na siya ng 8 MVP sa kanyang mga panahon sa PBA at posibleng umabot pa nga ito sa 10 dahil sa kanyang patuloy na pagdumina sa liga na ito. Madaming batikos ang natatanggap ng Philippine Basketball Association dahil palagi na lang nga daw na si Abay ang MVP. Ganun pa man, gustuin man nga nila ibigay ang MVP sa ibang players ay hindi ito magiging patas para kay Fardo. Dahil ang stats niya nga ay palagi din naman talagang pang MVP at madalas kang nasa tuktok din ng standings ang SMB. So bukod nga sa solid ang stats ay mataas din nga ang kanyang win shares. Dahil sa 8 MVP ni Fardo ay may mga PBA all-time greats din tayo na hindi nakapag-MVP tulad nila Jason Castro, Calvin Abueva, Terrence Romeo at iba pa. Ganun pa man, ayon nga kay JJ Helterbrand ay mahihirapan nga daw si Abay na magawa ito sa panahon nila. Siguro nga daw mga 2 o 3 lang ang makukuha nito. Subalit hindi 8. Lilinawin lang natin, walang sinabi ang former MVP at Hinebra legend na mahina si Abay o hindi niya kakayanin na manalo ng MVP sa panahon nila. Bagkus hindi nga daw ito magiging madali tulad ng nangyayari ngayon. Paliwanag ni Helterbrand, ito umano ay dahil sa mas matindi nga daw ang pool of competition ng big man noon. Andyan nga daw sila Ali Peak, Asi Taulava, Daniel Defonso, Danny Siegel, Andy Siegel, Dennis Espino, Dorian Peña, Eric Menk at iba pa. Wala nga daw kamatch si Abay sa ngayon. Ang mga team nga daw sa PBA ngayon ay walang lehitimong center bagkus mga 3 o 4 na pinipilit na maging center. Kahit nga daw sila Japet Aguilar, Poy Eram at Sistan ay mga 4 ito na naging center na lang. Hindi nila ito nabanggit ngunit mukhang ang pinapalabas sila dito ay halimbawa si Kelly Williams na minsan ay center na ang posisyon niya sa PBA ngayon. Subalit nagsimula nga ito sa Santa Lucia noon na small forward dahil ang power forward nga ay si Dennis Espino at ang center naman ay si Marlo Aquino sa kanilang championship run noon. Dahil sa statement na ito ay nagkaroon nga ng debate dahil may mga sumang-ayon kay Helterbrand. Subalit madaming din nga ang bumatikos sa kanya at typical nga daw ito na old head player na inggit sa mga batang player ngayon. Ganun pa man, sa sumunod na video ng PBA Moto Club ay nagpaliwanag nga si Helterbrand na hindi nila dinidiscredit ang galing ni Fardo. Bagkus respeto nga daw ito sa dominance si Fardo mga kaibigan. Kung nais nyong mapanood ang buong video nila ay bisitahin lamang ang kanilang channel na PBA Moto Club. Madalas nga sila dito mag-upload ng mga usapan at kwentuhang basketball. Kung trip nyo ang content nila ay subscribe na din kayo sa kanilang channel mga kaibigan para makatulong na din tayo sa kanilang charity work. Well, ito nga ang tanong ko sa inyo, wala nga bang kamatch si Jun Marfardo o walang makamatch kay Jun Marfardo?